Maraming motoristang neperwiso sa pagbaha na naman sa bahagi ng Araneta Avenue at Quezon Avenue sa Quezon City. Ang dahilan, baradong kanal. Kaya aaraw-arawin na raw ang paghukay ng basura roon. Mula sa Quezon City, nakatutok live, si Steve Galizan. Jiggy, katatapos lamang ng dredging operations ng MMDA dito sa may bahagi ng San Juan River. Ito yung sa ilalim ng tinutuntungan nating Mariablo Bridge dito sa may E. Rodriguez Avenue. Araw-arawin ng araw, Jiggy, ng MMDA yung dredging operation dito. Lalo't ito yung itinuturong dahilan kung bakit palagian at mabilis yung pagtaas ng baha sa may bahagi ng Quezon City, partikular sa Araneta Avenue at sa may Quezon Avenue na nahuli cam ng CCTV. Kasagsagan ng pag-ulan kaninang alas 5 ng madaling araw, nakuna ng CCTV ng MMDA ang unti-unting pagtaas ng tubig sa Talayan Creek. Wala pang 30 minutos, kalahati na ng gulong ng mga sasakyan ng taas ng baha. Maya-maya pa, halos di na makita ang railing sa gilid ng creek. Ang isang trailer truck biglang na pa-U-turn para umiwas sa baha. Mag-aalas 7 na ng umaga nang tuluyang humupa ang baha. Eh, kahit na malaki po yung sasakyan nila. At kagaya nga nakita natin, merong mga maaaring mga siraan ng mga sasakyan kapag dumaan pa, nagpatuloy pa dun sa mga bahang area. Ang itinuturong dahilan ng palagian at bigla ang pagtaas ng tubig sa Talayan Creek ay ang San Juan River. Silted o mababaw na raw kasi ito dahil sa burak at basura. Problema pa mga bahay daw ng informal settler. Kaya ang MMDA nagsagawa ng dredging operation. Gamit ang water master, hinuhukay ang basura at burak, saka inililipat sa truck. Yung tubig kasi nanggagaling sa upstream, Quezon City, pag bumaba siya at papunta ng Manila, going to San Juan River, at nag-overflow siya, yun na nagiging cause ng flooding. Yan na mo, napakakapal. Sure, makapal. Napakakapal ng basura, kaya kailangan kuhanin natin. Pag nakuha yan, para matay natin yung bank pool capacity ng river. Kuha rin ng CCTV ang pagsuong ng mga sasakyan sa hanggang tuhod na baha sa Pitwasan Underpass sa Cubao. Ganito raw ang madalas na sitwasyon dahil barado ang mga kanal. Kinaumagahan, balik na sa normal ang sitwasyon sa tulong ng water pump. Di man kalakasan ng pag-ulan na natiling basa ang kalsada sa Metro Manila sa maghapon, kaya kaliwat kanan ng aksidente. 6:32 ng umaga na huli cam ng CCTV ang banggaan ng taxi at kotse sa EDSA White Plains southbound. Wala namang nasaktan pero bumigat ang daloy ng trapiko. Bandang 7:14 sa may EDSA Reliance, kotse at taxi na naman ang nagkabanggaan. Ligtas ang kapwa driver. Mag-aalas 3 naman ng umaga, nagkabanggaan ng dalawang SUV sa paanan ng Santolan Flyover southbound. Makakatulong din po yung ano, yung pagbabagal at yung pasensya kapag may mga nagkakaroon ng traffic na area at agahan na rin din yung pag-alis sa kanila sariling mga tahanan. Jiggy, paalala ng MMDA sa mga kapuso nating motorista, bigyan nyo unang pansin yung mga signages na nagsasabi ng alternate routes para meron ho kayong madaanan sa tuwing malakas ang ulan at merong pagbahawag rin ho yung kakaligtaan na bigyang pansin nyo yung mga karatulong babala na nagsasabi na flood prone yung kalsada para maiwasan na kayo pa ay tumirik yung mga sasakyan. Jiggy. Maraming salamat, Steve Dailisan.